Isasara na sana niya ang drawer na yon nang may makapasyang isa pang compartment sa loob nun. Dali-dali niyang kinuha ang mga papel na maingat na nakatago sa secret compartment na yon. Pinagpawisan siya ng malamig ng maaninag mula sa kakarampot na liwanag sa labas ang printed black na white picture na naroon. It was a painter's symbol again. Ang itsura ng simbolong yun ay hugis kupita na may nakapaikot na ahas at ulo ng dragon. Maliit lang yun pero klaro. Kinabahan siya lalo. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng simbolong yun. Pero alam niyang may kaugnayan yun sa nawawalang goblet ni Brian. Kalakip ng simbolong yun ay ang mga litrato ng halatang mga prominenteng tao base sa suot na damit at sa itsura ng mga pagmumuka. Tingin niya mayayamang tao sa Greece ang mga yon. Natuon pa ang atensyon niya sa panghuling papel, ang painter, Alexo Andrides. Ngayon naalala na niya, dahil nga matindi ang tama niya kay Brian, madalas siyang mapunta sa mga Greek websites na kahit hindi niya maintindihan, ay pilit niyang kinakabisa. Baka sakaling may balitang lumutang tungkol kay Brian Villamor. She came across this controversial painter named Alexo Andrides. Controversial ito dahil sa mga painting nitong patungkol sa isang kupitang may kapangyarihang magbigay ng walang katapusang swerte sa pera at sa negosyo. Ang sabi pa ng pintor na ito, ang kupitang iyon ay pag-aari ng isa sa pinakamatanda at pinakamayamang angkan sa Greece, Villamor Clan. Naisip niya bigla, kung totoo ang kwento, yun yata ang dahilan kung bakit maraming nagkaka-interes sa kupitang yun. Napatawa siya. Lucky charm ba ikanyo? Ang dami sa binondo. Hindi ba alam ng mga Greek na to na mas expert sa lucky charm ng mga Chinese? Sana bumisita na lang sila sa China. Isa pang papel ang kumuha sa atensyon niya. Itong pinakaluma at pinakagusot sa lahat ng naroon. Isa iyong English article, dated March 1934. The Legend of an Ancient Goblet, forged from the dark and silvery armor of the fallen angel himself, still haunts and steers delusional greed to some Greek secret societies today, as it was claimed that the goblet holds the key to incomparable godlike beauty, unending wealth, and everlasting life. Anong kalokohan tong mga to? Natawa siya ngunit napaisip. Nawala ang tawa sa mukha niya nung gumuhit sa utak niya ang anyo ni Brian. Nasa sobrang perpekto ay animoy sumailalim sa genetic manipulation at sadyang dinisenyo upang maging perpekto ang itsura. Tapos idagdag pang halos hindi masukat na kayamanan nito, ipinilid niya ang ulo. Ang tanda na niya para magpapaniwala sa mga ganong bagay. Hindi kasalanan ni Brian na maganda ang combination ng genes ng parents nito at pinanganak itong nalulunod sa pera. Walang kinalaman sa maganda nitong kapalaran sa buhay ang isang luma at nakakatakot na goblet. Sa halip na buo sa utak niyang marami nagkaka-interes sa goblet na yun ng pamilya Villamor. At imposibleng isang kagaya lamang ng ate niyang nakapagnakaw nun. Hula niya na ipit lamang ito sa paligsahan ng mayayamang taong naguunahang makakuha ng kupitang yun. Dapat ay alam ni Brian ang tungkol doon. Nagbubulag-bulagan lang ba ito? Umahon ng matinding asar sa dibdib niya. Sinamsam niya ang mga dokumentong kailangan. Kukumprontahin niya si Brian tungkol sa bagay na yun. Ikinagulat ng mga tauhang nakabantay sa pinto nito ang paglabas niya mula sa loob. Wala siyang pakialam. Sino mang pumigil sa kanya, mananagot. Hindi man siya makagalaw ng maayos dulot ng damit, makakasuntok pa rin naman siya kapag nagkataon. Hinablot niya ang kwelyo ng isang tauhang nagtangkang humarang sa kanya. Nasaan ang amo mo? Singhal niya dito. Tumingin muna ito sa isa pang kasama bago nagsalita. Tila humingi ng permiso. Sa pool. Malakas ang memorya niya. Nakita na niya ang pool minsan, kaya alam niyang papunta doon. It was like an Olympic-sized swimming pool. Iginala niyang mga mata sa paghahanap kay Brian. Nasa kanang kamay niyang mga papel na gusto niyang ipamukha dito. Napalunok siya nang umahon ito mula sa ilalim ng tubig. Wet hair. Water dripping out his beautiful head. He looked like a god of water himself. Napalunok siya. Bago niya makalimutan ang pakay, sinadya niyang pumikit ng ilang segundo para kalmahin ang sarili. Brian! Tawag niya dito. Hindi magandang ideya dahil nang tumingin ito sa kinaroroonan niya at magtama ang kanilang mga mata, mas lalo siyang hindi nakahinga. Baka nga totoong powers ng goblet. Walang karapatan ng sino mang normal na tao na magkaroon ng ganun kagandang mga mata. Mas lalong hindi nakatulong sa kanyang pag-aho nito sa tubig.
just wearing a black swimming trunks. His body was a perfect anatomy of human male perfection. Perfect arms, shoulders, body, and extremely nice build. Who gave you the right to invade my privacy? Hindi niya namalayan ang paglapit nito dahil abala ang utak niya sa kanyang mga imahinasyon. Ang private, nakalak. Akala mo naman ang ganda niyang katawan mo. Ganti niya. Itong tinutukoy ko. Galit nitong inagaw sa kanyang hawak na mga papel. How did you get into my room? You forgot your room is connected to mine? You're not supposed to know that. Why? You supposed I'm an ordinary woman? Well, you're mistaken. Alam mo naman siguro kung anong ibig sabihin ng mga yan. Maraming may interes sa goblet ng pamilya nyo. Paano ng kapatid ko lang ang pinagdidiskitahan mo? Just because you saw the tip of the iceberg does not mean you understand its nature already. Don't act as if you know everything because you don't. The only reason I'm keeping you here is to catch thief. At kung hindi ka aayon sa mga plano ko at ipagpipilitan mo yung pagkapaka-elamera mo, I might as well get rid of you. Anong gagawin mo? Papatayin mo ako? He gave her an evil smile. That's one brilliant suggestion. Lihim siyang kinabahan. Paano mo nasasabing si ate ang may kasalanan sa pagkawala ng goblet mo kung maraming mga underground society sa Greece ang naghahangad noon? Hindi ba dapat silang inuuna mo at hindi ang kapatid ko? This is gonna be the last time I'm warning you about this. Wala kang karapatang magtanong. At wala kang karapatan ni kausapin o lapitan ako. Kung mahal mo ang buhay mo, bumalik ka sa kwartong binigay ko sa'yo dahil hanggang doon ka lang nararapat. Kailangan mo akong igapos kung gusto mong manatili ako doon. Huwag kang mag-alala. Masusunod. Now, get the hell out of here. Ayokong nakikita ka. Isinantabi nito ang mga papel na dala niya at lumusong na muli sa tubig. Sa paraan ng pambabaliwala nito, parang wala na talaga itong balak na kausapin pa siya. Sa sobrang asar niya, parang ipinako ang mga paa niya doon. Wala talagang kasing walang yaang lalaking yun. Ang taas ng tingin nito sa sarili. Alin, kung siyang binayayaan ng ganung kaperpektong panlabas na kaanyuan at yaman, hinding-hindi siya magsusungit. Araw-araw siyang magpapasalamat sa Diyos. Napaka-ungrateful nitong nilalang. Ilang sandali na napansin niyang ilang minuto nang nagdaan hindi pa rin umaahon si Brian mula sa ilalim ng tubig. Ilang minuto lang bang maximum na pwedeng itagal ng isang tao sa ilalim ng tubig kapag walang oxygen? Hindi niya alam. Depende sa tao siguro. Pero sa tagal ni Brian sa tubig, kung ano-ano nang pumasok sa utak niya. Paikot-ikot siya sa pool. Pilit inahanap kung saang parte na ito, pero medyo may kadiliman ng ilalim ng tubig. Hindi niya ito makita. Ilang minuto na bang lumipas? Baka kung ano nang nangyari dito. Baka nawalan ito ng malay. O baka may nangyaring aksidente sa ilalim ng tubig. Hindi siya nag-aksaya ng ilan pang sandali. Every second counts kaya lumusong na siya sa malalim na pool. Madilim pa rin sa ilalim. Hindi niya ito mahanap. Ilang beses niyang kinailangang umahon sa surface ng tubig para huminga. Pero si Brian, hindi pa rin niya makita. Oh my God! Oh my God! Brian! Napapasigaw na talaga siya sa kaba. Brian Villamor! Hayop ka! Huwag mo akong pinapakaba ng ganito! Google pin kita! Ilan pang lusong ang ginawa niya. Brian! Nagsimula na siyang maiyak. Ang pakiramdam niya sa mga oras na yun ay mawawala na si Brian. At isipin pa lang niya parang napakasakit na nun. Nawala sa isip niyang siya mismo ay nasa ilalim ng tubig at kailangang huminga. Hindi niya namalayan ang huling lusong niya ay naging napakatagal sa tindi ng pag-aasam na mahanap si Brian. She started to fall short of oxygen. Hanggang sa napapikit na ang mga mata niya. Nawala na siya ng lakas na umahon kahit gustuhin niya. Katapusan na niya. Pero bago ang huling tibok ng puso niya, isang malakas na kamay ang humila sa kanya. Her body felt numb. Hindi niya alam ang sumunod na nangyari dahil pumikit na ng tuluyan ang mga mata niya. Ilang sandali pa kung saan nag-aagaw ng liwanag at dilim sa utak niya. Naramdaman niyang biglang pagpasok ng masaganang hangin mula sa bibig niya. Right straight to her chest. It supplied her the air she needed to breathe on her own. Napasinghap siya at napaubo ng malakas. Nagawa niyang mailuwa ang tubig na nakabara sa kanyang paghinga. She felt weak, but alive. What the hell had just happened? Are you okay? Damn it, how do you feel now? Si Brian iyon, nasa tabi niya.
She realized she was on the side of the pool now. Her dress disheveled. Her skirt almost on the top of her undies. Sinubukan niyang bumangon upang ayusin ang laylayan ng damit. It was useless. Sa sobrang nipis ng damit niya nang nabasa iyon, halos kita ng buong katawan niya. Kahit ganun niya kagusto si Brian, hindi pa rin siya komportable sa ideyang magbilad ng katawan sa harap nito. Akala ko, nalunod ka na. Okay ka lang ba? Tanong niya dito. Tumawa ito ng sarkastiko. Are you crazy? Why the hell did you jump in the water if you don't know how to swim? Marunong akong lumangoy. Hinanap kita. Hinanap kita ng matagal pero hindi kita makita. Kaya, hindi niya nagawang ituloy. Kaya ano? Ba't pa kasi ang tagal mong umahon? Nagpapakamatay ka ba? Sa halip ay singhal niya dito. Ano bang sabi ko sa'yo? Hindi ba sabi ko huwag kang mangialam? Napabuntong hininga ito, napatitig sa mga mata niya. Titig na naging napakatagal, parang pinag-aralan ito ang kulay ng mga mata niya. Naramdaman niyang sa unang pagkakataon nag-effort itong kalmahin ang sarili. It's a cold diving reflex. I have innate skill of holding breath underwater for much longer than any average person can. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Cause it's the way I am. This is like a form of an exercise for me. Like a mental exercise to get control. Siya naman ang tumawa. Tumawa siya sa sarili niya. Sa sobrang pag-aalala niya sa demonyong to kanina, muntik na siyang mamatay. Tapos exercise lang palang ginagawa nito. Nakakatawa talaga ang katangahan niya. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdampot sa kanya ni Brian mula sa sahig ng pool. He scooped her from the floor like she weighed next to nothing. Napakapit siya sa leeg nito nang buhatin siya nito palabas ng pool at dalhin sa kwarto. Ilang mga tao ni Brian ang sumalubong upang mag-alok ng tulong sa amo pero hindi siya nito binigay. Ito ang naghatid sa kanya hanggang sa kwarto niya. All the while, sumisirko kung saan-saan ang puso niya. Hindi niya malaman kung anong nakita nito sa mga mata niya nang titigil siya kanina at bigla na lang nitong naisipang maging mabait sa kanya. Dahil sa kakaibang parte ng pagkataong ipinapakita nito sa kanya sa mga oras na yon, mas lalo siyang nagkaroon ng motibasyong alamin ang lahat tungkol dito. Sino nga ba at ano nga ba ang nakatagong lihim sa pagkatao ng pangalawang bachelor tycoon na to? Nang makarating sila sa kwarto, agad siya nitong ibinaba sa sofa. Kumuha ng malinis na tuwalya at inabot sa kanya. Magpatuyo ka. Utos nito. Nadismaya siya ng slight dahil doon. Akala pa naman niya pupunasan din siya nito. Humaba pa ang nguso niya. Mahina niyang kinuskus ng tuwalya ang basang ulo. Dahil nangihina pa nga ang buo niyang katawan dahil sa muntik na pagkalunod, hindi niya magawa ng maayos yon. Nakita niyang tumirik ang mga mata ni Brian sa kanya. You're hopeless. Pagkasabi niyo ay ito na mismo ang nagpunas ng basa niyang buhok. Lihim pa siyang napapikit sa pagnamnam ng sandaling sa pangarap niya lang nararanasan. Buong akala niya ay mamamatay na lang siyang hindi nasisilayan ang mukha ng dream man niya. Kaya hindi siya makapaniwalang nangyayaring bagay na to sa kanya. Hindi niya talaga mapigilan na mamilipit sa kilig. Pati ngiti niya hindi niya mapigilan. Buti na lamang at nasa likuran niya si Brian. Abala sa pagpapatuyo sa kanyang buhok. Ba't mo ko niligtas? Tanong niya. Nang lumakad ito paharap sa kanya, hindi niya napigilan ng mapalunok. He was now wearing a sinfully nice black robe that was slightly open, showing a glimpse of his hot Greek olive skin. Ano kaya ang pakiramdam na mahawakan ng balat nito at mapasadahan ng mumunting halik ang kanyang mga labi? How would the demon be like in bed nga kaya? She and her naughty thoughts again. Gusto niyang matawa sa tinatahak ng kanyang utak. Kailan pa siya naging manyakis ha? Because I still need you. It's too early for you to die. Naks naman, tumbling ang puso niya doon. Parang sinabi na rin itong I need you because I love you. Ang sarap sa pakiramdam. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kunot noong untag nito. Narealize niyang nakatawa nga talaga siya. At hindi niya mapigilan. Wala, sagot niya. I'm giving you your phone back. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Sabihin na lang nating it's my way of showing gratitude for what you did earlier. You still have tried to save me. Kahit hindi naman kailangan. And it almost cost you your life. Tama bang naririnig niya? Si Brian ba talagang nagsabi ng mga yon?
mahiwaga talaga ang araw na to para sa kanya. I'll send one of my staffs to help you here. Pagkatapos kung kaya mo na, meet me downstairs. Hindi ako komportableng makipag-usap sa'yo dito. Nang makaalis si Brian, saka lamang niya napansin kung bakit ang mga mata nito hanggat maaari ay nakatutok lang sa mukha niya habang nag-uusap sila. Nang tingnan niyang sarili sa salamin, walang nagbago sa anyo niya. She was still a very wet lady, in a very wet see-through pink dress. Her white undies beneath the freaking see-through dress didn't give much effort in concealing itself. Nakagat niyang labi sa hiya. Leche, baka isipin pa ni Brian na sinasadya niyang magbilad ng katawan dito. Kahit pa maganda ang katawan niya, well-toned ang mga feminine muscles at well-defined ang girly abs niya, dulot ng trainings. Hindi pa rin tamang basta nalang pabayaan ang lalaking kagaya ni Brian na magpiesta doon. Kung sa bagay, mukha namang hindi ito nag-enjoy. Umalis nga kaagad eh. Siya lang itong nagpantasyang apektado ito sa kanya. Kahit nga siguro halikan niya ito, hindi ito magkaka-interes. Teka, napahawak siyang bigla sa mga labi. Paano siya niligtas ni Brian? Paanong bigla siyang nagkamali at nakabawi ng hininga? Uso ang mouth-to-mouth resuscitation sa mga nalunod. Hindi kaya... Naputo lang iniisip niya nang dumating na ang stop na tinutukoy ni Brian. Tinulungan siya nitong makapagbanlaw at makapagpatuyo ng katawan. Nang ibigay nito sa kanyang isusuot kapalit ng dress na nabasa niya, umangat na naman ang kilay niya. Miss, pakisabi naman sa mayordoma niyo na sa susunod na kailanganin yung bumili ng damit para sa akin. Kahit t-shirt at pantalon size 26, pwede na. Ma'am, hindi po ang mayordoma ang pumili ng damit na yan. Napatingin siya dito. Pinipigil pa nitong umiti sa harap niya. Sino? Si Sir Brian po. Binalik niya ang mga mata sa damit. Naalala niyang sinabi nitong mas maganda na ang nakadress siya para hindi siya makapanipa ng mga tauhan nito. Natutop niya ang noo. Leche. Pinasadahan niya muli ng tingin ng damit. It was a mini white halter type and body fitting dress. Kagaya ng nauna, ang haba nito ay hindi man lang umabot sa kalahati ng hita niya. Uminit ang dugo niya. Buti sana kung binili ni Brian ang damit na yon dahil gusto ng mga mata nito. Pero hindi eh. Binili nito iyon dahil sa ibang dahilan. At yun ang nakakapikon. Handa siyang magtiis ganda kung na-appreciate naman ang crush niyang demonyong looks niya. Pero nakakainis kasi mukhang wala itong pakialam. Nakabusangot ang mukhang bumaba siya sa living room upang puntahan si Brian. He was now wearing a black long sleeves and thick cotton pants. He was on the phone and talking in Greek. Nawala ang asar niya dahil doon. He was using his native Greek tongue and he sounded very nice with it. Habang tumatagal, mas lalong bumabaon ang paghanga niya sa lalaking to. Pero just like what she ordinarily told herself, kung hindi lang talaga ito demonyo. Grandfather is sick now and I know it's because of the goblet. I'll find it very soon, Mother. I promise. Nakuha ang atensyon niya nang magsalita ito ng wikang naiintindihan niya. So he was talking to his mother? And it's about their family missing goblet? What happened to his grandfather? Nang maramdaman nitong presensya niya, pinatay nitong phone at humarap sa kanya. His face still hard and angry. You picked this dress for me? Siya ang unang nagsalita. I thought it suits you. Hindi pala. Malamig nitong tugon. Sabi na nga ba, sa susunod hayaan yung akong pumili ng damit ko. Hindi niyo ako Barbie doll dito. You don't look like a Barbie doll anyway. Tila wala itong ganang makipag-usap sa kanya sa tono nito. Nakagat niyang ibabang labi sa asar, pero pinilit pa rin kumalma. Nasaan ang cellphone ko? Kinuha nito sa bulsa ang cellphone. Gusto mong malaman kung bakit si Rochelle Garcia ang tinututukan kong hanapin sa dami ng pwedeng maging suspect? Nandito ang sagot. Inabot nito sa kanyang cellphone. What happened to my security lock? Anaya nang mahawakan iyon. He cracked open her password. You deserved it after breaking into my room. Inagaw muli ni Brian ang cellphone. Tinungo nitong photo gallery. All the while napapapikit siya dahil bago nito mahanap ang tinutukoy na ebidensya ay ilang litrato muna nitong nadaanan sa phone gallery niya. Totoo, kalahati ng storage ng cellphone niya, puro Brian Villamor ang laman. Walang iyak ka talaga. Bulong niya na malapit ng maiyak dahil sa pagkapahiya.
Nang ibalik nitong gadget, itinuon niyang atensyon sa litratong gusto nitong ipakita. It was her sister's photo in one of Gree's social parties. She was wearing a dark red long nice gown. Zoom it in, utos ni Brian. Ginawa naman niya. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang sa gilid ng leeg ng kapatid niya, malapit sa tenga, ay naroon ng isang kakaibang tattoo. It was that symbol again, the dragon snake. That symbol represents one of the oldest secret societies in Greece. They call themselves the descendants of Hades, ruler of the underworld. And ever since I can remember, they were always there, silently threatening my family so they could have the goblet from themselves and to finally be able to execute the ritual they had kept for thousands of years now. The ritual to an everlasting life and to immortality. Nagbibiro ka ba? Sinasabi mo bang miyembro ang ate ko ng baliw na grupong to na hanggang ngayon naniniwala sa ganitong klaseng kalokohan? Oo. She honestly believed that my family's health and success came from the goblet. That's at least what the legend says. Hindi ka sigurado doon. Malakas ang kutob kong naipit lang ang ate ko dito. Baka may isang masamang taong nandamay sa kanya. Sabihin na nating siya nga ang kumuha ng goblet. Hindi mo ba naisip na baka may nanakot lang sa kanya kaya niya ginawa yon? Ikaw na rin na nagsabing maraming masasamang taong umaaligid sa pamilya mo. Siya ang kumuha ng goblet. At tama ka. May kutob akong may nag-uto sa kanya. Isa lang ang taong alam kong umaaligid kay Rochelle noon. At yun ay ang mismong pinuno ng Hades, na si Alexo Andridis, her lover. I know that painter. He's almost 70, for God's sake. Anong lover-lover ang sinasabi nito? But that didn't prevent your sister from going after him. Sana alam ko kung gaano kataas ang pangarap ni Rochelle. She was not an ordinary woman. Kaya siya ang napili kong maging personal assistant at pagkatiwalaan sa lahat. Pero tungkol sa goblet, she showed her true colors. Hindi siya makapaniwala. The reason why I'm after her is because I heard the news that your sister betrayed the Hades elders. She didn't bring them the goblet. She had kept it for herself. May tanong ako, Brian Villamore. I know this sounds ridiculous, pero totoo bang tungkol sa goblet? Ito nga bang dahilan kung bakit sobrang yaman ng pamilya mo? At totoo bang isa itong instrumento para sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tawa ang isinagot sa kanya ni Brian. Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay, kaya sagutin mo na lang. Hindi, hindi totoo ang kalokohang yun. My family had kept that heirloom for a very long time because it has been the symbol of our roots and ancestors. Wala itong anumang kapangyarihan. It was just a simple silver calice made many centuries ago. Kung ganun, saan nila nakuhang ideyang may powers ang goblet nyo? Nagsalubong na ang kilay nito sa sunod-sunod niyang tanong. You're asking too many questions. Kasi gusto kong malaman ang totoo. Don't worry. Once I found your traitor sister, I let her talk to you before I kill her. Para masagot yung mga tanong mo. Kung bakit naging ganun siya kaganid. Bumalik na naman ang kadilimang nasa mga mata nito. Hindi niya sasagarin ang pasensya nito. Baka mamaya bigla na namang ma-activate ang demon mode nito. Mas lalo siyang walang mapala. O sige, wag na yon. May iba kong tanong. Lakas loob niya. Paano mo ako niligtas kanina? Nag-kiss ba tayo? Napakurap ito sa tanong niya. Ibig kong sabihin, yung mouth-to-mouth. I said stop asking too many questions. Bigla nitong singhal. Napakislot siya. Get back to your room now. Matulog ka na. Bago ito umalis ay nagtanong rin sa kanya. Why do you have so many pictures of me in your phone? Nanuyo ang lalamunan niya sa tanong na yun. Pakiramdam niya nag-init ang mukha niya. Stop asking me questions as well. Kala mo ikaw lang? Bahala ka dyan. Siya na ang naunang mag-walk out ng living room. Kinabukasan, kahit late siyang natulog, maaga siyang nagising. She found several kitchen staffs preparing breakfast. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng mga ito. Amanda na lang, hindi nyo naman ako boss dito eh. Sagot niya. Ako nga pala si Yoli. Ako ang mayordoma dito.
Napansin niya ang ibang uniforme nito sa ibang mga staff. Ah, ikaw yung... Pumili ng pink na dress? Napatawa siya. Narinig kong hindi mo nagustuhan. Napakamot siya sa ulo. Eh, ano kasi, hindi lang ako sanay sa mga ganong damit. Pero maganda. Ngumiti ito sa kanya. Anong gusto mong kainin? Hotdog, itlog, tsaka sinangag. Meron ba kayo nun? Nagtinginan ng mga ito. Nang makita niyang hinahanda ng mga ito, napangiwi siya. Mukhang hindi kasama sa menong nire-request niya. Okay lang, kahit ano, hindi naman talaga ako mapili. Dagdag na lang niya. Tumawa ulit sa kanyang mayordoma. Yun ang breakfast namin. Gusto mong ipaghanda na rin kita? Sunod-sunod ang tango niya. Mabuti na lang mababait ang mga staffs. Kahit paninakawan niya ng damit ang isa sa mga ito, mukhang makakakuha siya ng mga bagong kaibigan. Later that morning, she received a giant box from one of the staffs. Ang laman niyon ay isang mahaba at kulay itim na gown. Halatang mamahalin iyon at kumikinang ang white gold necklace na katerno. Para sa nang damit, usisa niya kay Brian na inabutan niyang nasa living room. You have to be seen in public so that your sister would know na nasa akin ka. Casual nitong sagot. Hindi ako sasama. Taas noon niyang sagot. Tinatanong ko ba kung gusto mong sumama? Ang sabi ko, isasama kita.